talaga nung gabing yun, lahat kami lumuluhan ng pamilya namin. Pwede ba na ibalik muna sa simula? Na talagang hindi nila binitawan si Emma. Totoo. Hello mga kapitbahay! Welcome back to another episode of Behind the Scene. At mga kapitbahay, nandito na naman tayo sa ating maniwagang sofa. Bakit ba tayo nandito, partner? Eto na nga, partner. Nandito tayo mga kapitbahay dahil meron tayong interview din na kumbaga yung part siya ng Team Payaman because of the angel that resides within Team Payaman. Yes. Sa Payaman Shawn. Mga kapitbahay, for sure kilala niyo naman kung sino ang tinutukoy kong angel ng Team Payaman. Of course, ito ang ating nag-iisang Team Payaman member na si Eman Dinteres, yes, ang pambansang opa ng Team Payaman. At dahil dyan mga kapitbahay, huwag na nating patagalin. I-welcome na natin sa ating studio ang tatay ni Eman, na walang iba kundi si Daddy Louie Jimenez! Salamat! Parang salamat po! Hello, Daddy! Hello, kamusta po tayo, Daddy? Mabuti naman, mabuti naman! Yes, Daddy Louie, no? First of all, thank you very much sa pagpapa-unlock ng interview sa amin. Alam namin, busy kayo, di ba, Daddy? Hindi naman. At ako rin talaga ang natutuwa na inimbitahan nyo ako pumunta dito para sa inyo, ma-interview. It's a pleasure po. Thank you po, thank you po. Yes, dahil Daddy, marami tayong pag-uusapan. Mm-hmm. Marami tayong pag-chichikahan, partner, tama. Talaga, talaga. Thank you, thank you. Marami tayong pag-uusapan at isa na nga dyan, ang bagong labas ng music video ni Eman. Ang unreleased song ni Eman. Kung napanood nyo yun mga kapitbahay, ay kung hindi nyo pa napapanood, andito po ang link ng music video nung simula. Ito ay background story lang. Ito po ay unreleased song ni Eman. Naisulat na niya ito, nai-record na niya. Pero nito lang nila na ito. So pag-usapan natin, Daddy, yung very trendy na music video ng simula. Simula. Na-question po sa amin ni Sir Ali Colum. Opo. Isa sa mga artists na kumanta nito simula. Nagdagdag dun sa kanta ni Eman ng simula. Na nakuha niya yung voice recording ni Eman dun sa chorus and yung bridge. Ah, ganito yun, ganito. Kaya magkikwento, kwento ako. Yung unang-una kasi noon, siyempre merong merch si Eman, yung kanyang demand. So, nagdala kami ng mga damit kila Awi noon sa Payaman Boulevard ata. So, Payaman. At sa totoo noon, nakita namin sa mga files ni Eman na meron pa siyang na unreleased na song nga, yung ang nagko-chorus. Talagang buti nung nakita namin siya, safe siya na nandun yung chorus niya. So, inanong ko kay Awi kung pwede niyang tulungan. Kaya nga nung narinig niya yung song ni Eman, naku, Daddy Louie, tutulungan ko po namin dyan nila si Kiyo nga, tsaka si Allison. So, i-ano niyo po sa akin, i-send niyo sa akin pag uwi niyo. I-send nyo sa akin yung file. So, i-send ko yung file. Nung biglang nag-ano siya sa amin na ang ganda. Oo. Kaya po namin itong gawin na song, buuin. Sige, kayo na magbigay ng mga version nyo. Oo. Tapos i-ano nyo sa akin, papakinggan namin. Kung approve. Kaya nung
ano pa lang, yung verse pa lang nila, tatlo nung sinabi niya, nung binigay niya sa amin. Sobrang ganda, sabi namin. Tapos sabi niya nga is, kakausapin ko si Kong, si Direk Titus, talagang bubuin po namin to. Eh, kaya lang, ang nangyari nun, palagi silang busy. Yung year nung after, alam nyo naman yung pandemya, di ba? Yes, so, nitong mga, nitong taon na to, last year, nabuo na nila yung, ano, yung drawing nung kanta, eh, nung pati yung music video, nabuo na ni Boss Titus, ni Direk Titus. So, ayun, nabuo na, pinakita na sa amin, pinarinig, pinakita yung drawing na pero sobra. Pero nung una yung, can you walk us through the, sa laptop ba niyo yung nakita? Yes. Kasi parang ang divine providence eh. Parang nakita ninyo out of the blue mga gawa ni Eman. Yung diba? Sa computer niya. Nasa computer niya. Kasi talaga. Noon nakita nung, hindi naman ako masyadong marunong sa computer. Yung manugang ko, tsaka yung anak ko, tsaka yung apo ko na nagano, na inaano nila, yung iniikot-ikot nila yung mga files ni Eman. Nandun, naka-files lang. Ganda. Tapos narinig niya. Pinakinggan niya dahil. Sabi niya, pa, meron pang naiiwan si Eman na ano. Talagang makikinggan mo siya sa ano, wala pang ano, pero music niya, boses talaga ni Eman. So, kaya nga nung nailagay, nailapat nila sa kanta nila, sumobrang ganda. Ewan ko, ha? totoo. Ano namang naramdaman niya nung una niyo napakinggan yung raw na voice recording niya na meron pala siyang naiiwan na yun, isa pa yun. Talagang nanginig pa ako nun. Naiyak talaga ako na at least, nakita kayo yung file niya. Nakita namin yung file ng kanta. Eh, tapos, binuoy nung timpay man. So, wow, ang gasarap. Parang meron kasi siyang gustong sabihin message yes. Dun sa kanta. Kasi sabi ni Awi, parang yung song na buo na nila, parang it's about dun sa isang tao na super lungkot niya. Gusto niya ibalik na lang sa simula. Yes, paano ba nung time ba na nahanap niyo yung daddy talagang super lungkot na? Oo, sobra. Tapos, nung kinuwento pa ni Boss Titus, yung Direct Titus, yung panaginip niya. Tama, na, ano siya. Kita mo yung panaginip niya. Ganon, yung wala pa yung music video, na, wala pa yung file na yon. Kinuwento na ni Direct Titus yung Daddy Louie na naginip po ako, na si Emma, nasa isang jeep, bigla siyang bomba. Yun yung talagang kwento niya. Kaya, nung nagawa, sabi ko, napayakap ako kay Titus talaga, Direct Titus. Yung vision niya. Yung vision na yun. Lumabas dun sa music video talaga. Mm-hmm. But speaking of art of the music video, Daddy Louie, ano po ang naramdaman ninyo nung nakita niyo yung buo na talaga ng music video? Kasi una, napakinggan niyo lang yung music. Eh. Opo. Paano naman po nung nakita niyo na yung music video na parang pinalabas dun si Emma? Diba? O sa ating mga kapitbahay, no? Kung napanood nyo na music... Alert. Yes, spoiler alert. Kung napanood nyo na music video, ay nako, maghanda kayo ng mga tissue. Kasi maluha-luha ako ng dulo. Paano, anong naramdaman nyo, Daddy Louie, na napanood nyo mismo yung music video? Nandun kayo eh. Nandun ako yung ako yung kinuha nila Titus na nag-drive, diba? Pero hindi ko talaga pa naayos yung buong yun. Wala pa akong idea kung ano yung ginawa. Kaya nung nakita ko nung gabi, nung talagang nakaabang kami, nung kulang nilabas, talaga nung nilabas yun. Yung wave. Talagang sabay-sabay pala tayo nakapanood. Talagang gusto nga namin talagang sasabay kami sa pananood. Kasabay nyo rin kaming nanood nun. Nag-antay ng 7 p.m. na yun. Hindi ko talaga, wala kaming ano, ang alam ko lang na sin, yung basta gaganon-ganon ka. Pero titingin ka lang, yun lang. So, hindi talaga in-spoil nila Direct Titus yung Opo. Okay, talagang Kaya talaga nung gabing yun, lahat kami lumuluha, pamilya namin. Oo. Kasama niyo po kami doon. Yes, at talaga na, hindi lang naman tayo, pati yung mga manonood nating kapitbahay, kasi talaga nag-trending to, diba? Correct, nag-trending at ang dami nag-comment sa mga posts natin sa media group, at the same time sa vlog ni Emma, sa music video na talagang na-miss nila si Emma. Yes. At the same time, na-touch sila dun sa kanta. Ano po masasama niyo dito sa mga kapitbahay natin, sa mga Team Payaman fans na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin sa kanila? Ala-ala, yun nga. Yes. Talagang nagpapasalamat po ako sa kunin ko na yung anong tapanaw na to. Na talagang hindi nila binitawan si Eman.
Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, totoo. Yes, oo. Mm-hmm. At ito pa nga, hindi lang yun, partner. Yes. Dahil pinangalan pa ng ating Primera Vivis ang kanyang bagong anak, si Baby Kidlat. Miss ka na namin, Eman, sobra. Lagi mo samahan si Kidlat. Kapangalan mo pa naman, lagi mo siyang bantayan. No, kay Eman. Okay. Ano masasabi niyo doon? Zeus Emmanuel. Yes, Zeus Emmanuel. Paalam ba niya sa iyo? Opo, nung pong ano, sinabi na talagang binulong pa sa akin, talagang yumakapa sa akin si Kong na, Daddy Louie, alam mo ba kung anong second name ni Zeus? Sabi niya, nung sabi ko, hindi, yun ano niyo ata, pinahuhulaan niyo pa nga yan eh. Alam niya, nung, alam niyo ba kung ba't ko, anong pangalan na second name? Emmanuel daw. Nagulat ako. Napayakap ako sa kanya noon. Talagang sabi niya, kasi nga, nung eksaktong, ano si Eman, binulong niya kay Eman yun sa ospital na magkakababy siya. Ipapangalan niya kay Eman. Tol, malakas ka kay Lord. Mabuntis lang si B. Magiging kapangalan mo yung magiging anak namin. Yes, oo. At dahil naman doon, palagi talaga namang parang binabantayan ni Eman, no? Ang kasi yung Emmanuel is God din yan eh. God yes. is with us. God is with us, yes. So, right. Zeus na God pa rin siya, Eman pa yung kasunod, talagang si Kidlat Himarang nasa ano na siya, nasa taas na siya. Diba? So, kumbaga talaga yung legacy ni Eman eh, nandun na talaga sa payaman. No, hindi mawawala. Hindi mawawala, pati ang ating mga viewers, Daddy, of course, palagi nilang mamimiss si Eman. Of course, kahit nga ngayon eh, yung music video pa lang eh, naiyak ka na. Paano pa kaya ngayon na kasakasama nila palagi si Eman through Kidlat? No, tama. Napag-uusapan natin, Daddy, music video. No, balita ako, pwede ba natin ispo? Na meron pa kayong iba pang files na recover ni Eman? Meron. Pinag-aaralan pa ng mga anak ko yun, manugang ko, no, apo ko. Talagang meron pa silang medyo... Meron pa kayong abangan sa ano ni Eman. Sa mga FB ni Eman. Lalo na kayo. So, yan ang mga abangan ko po tayo. Kahit natapos na yung simula, akala natin may pasabog siya, but meron pa po makakamit bahay. And speaking of pasabog, ito na nga. Daddy Louie, hindi lang naman, diba? Hindi lang naman music ang iniwan sa atin ni Eman. May clothing apparel pa, mga kapitbahay. Could you please tell us about this, Daddy Louie? Doon sa iniwan na business ventures ni Eman, sa atin. Bali, ako nga bali na nagpatuloy nun yung demand apparel niya. Yes. Oh, yeah. Demand apparel. Ito is ang bago-bagong... Ito talaga, naiwan pa rin ni Eman sa pail niya. Kami na nagtuloy nito. So, bago-bago bagong release ng Vision, mga book, ayan. Bagong release ang Vision, tapos yung demand apparel niya, lahat ng ano niya, design na ron, is meron pa kami. Hanggang mismo sa mga, ano niya, sweater niya. Yeah. At ang pinakabago nga is yung Vision. Vision na collection. Ilang kulay to, itong may orange, green, black, and white. So, nandun lahat yan. Yes. Opo. Daddy sa Louie. Ano pati meron kami pwede ba 'yon? Ano yung ba? Lazada, Shopee na. Ay, yes, so boss. I-plug na po natin sa ating store. Actually, yung tatanong ko. Kusan mabibili? Sige, Daddy, i-plug po natin sa ating camera. Meron po yun nga po lahat po ng demand apparel ay makikita nyo sa Shopee, Lazada, sa may Bayaman Boulevard. Yeah. Meron yan. Andun po lahat ng mga sizes, kulay. Pwede po kayong pumili sa lahat ng mga design ni Eman. So, yung Vision nga po ito, nasuot ko, bagong-bago ni Eman na naiwan pang design is tinuloy ko po. Hindi po mawawala. Yes. Kumbaga talagang kasakasama talaga natin si Eman. No? Kahit kailan. And bago namin kayo pakawalan, Daddy Louie, any message po sa ating mga Team Payaman fans na hanggang ngayon ay patuloy yung support na kay Eman at pati na rin sa inyo sa mga vlogs. Yun nga po, mga bok. Maraming salamat po sa hindi mag-iwan sa mga vlogs ni Eman na kahit paano ipaulit-ulit yung pinanonood.
Tapos sa hindi pagbitaw kay Daddy Louie, pagsuporta rin sa akin, Daddy Louie po. Nasa YouTube, meron na rin po ako TikTok. Gusto niyo po sana. Gusto. Gusto niyo po. May TikTok na po. May TikTok. Meron po tayo. So, ayun po. Maraming maraming salamat siyempre sa B-Collecting, sa mga B-Line, sa pag-imbita sa akin. Siyempre. Yes, of course, Daddy Lou, you're always welcome dito sa BMG. Tama, partner. Anytime, pwede po kayo pumunta. Meron kayo sa iyo. Yun, no? TikTok ito. Go ahead. Yes. Kung meron kayo bagong ilalabas sa inyong mga clothing apparel, yes. Gusto yan ng mga kapitbahay natin. Tama ba mga kapitbahay? Gusto na rin yan. Gusto nyo yun? Gusto na rin yun. Ganun eh. Okay. Daddy Louie, thank you very much for your time. Oy, naku, sa pagpapalak ng interview. And we wish you the best. Mm-hmm. And of course, wish na rin natin kay Emma na bantayan rin pati ang P-Line Media Group, ang ating mga kapitbahay at ang ating mga kapaa. Yun, kapaa. Tama, correct. At ang ating mga book. Sabi ka na! Okay, mga kapitbahay. Thank you so much. Ay, maraming maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kapitbahay, if you want more exclusive chikahan like this, don't forget to follow us on our social media accounts and visit our official website, www.bline.net. Alright, thank you mga kapitbahay for watching. I am your host, I'm Carol. And my name is Kat. Until our next episode of Chikahan. Bye-bye! Bye! Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat.